ang ideal nga ng relasyon ninyo ni Kerwin. Biruin mo, pareho kayo nasa medical field, academic rivals, tapos nagkagustuhan din. Hindi na kami magtataka kung hanggang dulo, kayo pa rin. Napatingin si Lorena sa kaibigan niyang si Marcela. Hindi lang naman ito ang may opinyon na ganoon. Buong nursing department, kasama na sa chismis ang matagal na relasyon nila ni Kerwin. Para naman kay Kerwin, hindi niya ako kakompetensya sa school. Ako lang talagang ganun sa kanya. Naiinis ako sa kanya dati kasi mas matalino siya kaysa sa akin. Natatawa na lang si Lorena kapag naaalala yon. Since high school, magkakilala na talaga sila ni Kerwin. Magkatunggali sa pagiging academic achiever. Noong una, ayaw niyang tanggapin na mas matalino talaga ito. Kaso wala talaga. Mas mabilis itong makapick up kesa sa kanya. Pero noong tumuntong sila ng college, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Parang pumasok na lang si Lorena isang araw, nagpapakita na ng motibo si Kerwin sa kanya. Kahit naiinis siya rito, matagal na palang may gusto ang binata sa kanya. At ang ligawan, nauwi rin sa isang pangmatagalang relasyon. At sa susunod na buwan, 4 na taon niya na itong boyfriend. Hindi naman kasi, naputol ang pagsasalita ni Lorena sa halik ni Kerwin sa kanyang pisngi. Mabilis na pinatas ni Marcela ang mga libro nito. Ayan, kanina pa akong alis na alis. Nandito na palang boyfriend mo. Sinamahan lang kita sa paghihintay. Asus, baka pag nagtagal pa ako, maging third wheel ng role ko. Nanlaki ang mga mata ni Lorena. Hoy Marcela, hindi. Ano ka ba? Kahit hinihila niya pa ito, hindi na rin talaga naawat. Pareho na lang silang natawa ni Kerwin. Napatingin si Lorena sa kanyang boyfriend nang hawakan ito ang kanyang kamay. Halika na? Tanong ni Kerwin. Tumango naman siya kaagad. Sige, pero sa ukay-ukay lang ako bibili ha. Nagalaw kasi yung ipon ko pambili ng dress at sapatos para sa graduation. Kailangan ng mga gamot ng kapatid ko. Kung ganun, ako na lang ang bibili ng dress at sapatos para sa'yo. Nakangiting sabi ni Kerwin. Umiling agad si Lorena. Love, wag na. Ayokong gastusan mo ako. May pera naman ako. Saka isang gamit lang naman. Okay lang kung sa ukay-ukay ako bibili. Napag-usapan kasi nila ni Kerwin na bibili ng bagong damit at sapatos para sa susuotin sa graduation nila. Kaya naman si Kerwin bumili dahil may kaya naman ang pamilya nito. Samantalang si Lorena, kailangan pang mag-ipon. Nakapag-ipon naman siya kaso bigla namang inatake ng sakit ang kanyang kapatid. Napilitan tuloy siyang gamitin ang pera sa mahal nitong gamot. Love, girlfriend kita. Normal namang regaluhan kita. Saad ni Kerwin habang pasakay sila ng jeep. Umiling si Lorena. Hindi yan ang pinag-usapan natin, di ba? Please, ako na nito. Hindi ko rin naman kailangan ng branded na damit o bagong damit. Sasamahan kita bumili sa shop na gusto mo tapos sasamahan mo rin ako sa ukay-ukay mamaya. Okay ba yon? Napabuntong hininga na lang si Kerwin at mas lalong umusog sa tabi niya. Mahina na lamang siyang tumawa. Maluwag naman ang jeep pero gusto talagang nakasiksik sa kanya. Kerwin, sobrang dikit mo naman. Nangingiting pansin ni Lorena. May tinatago naman itong ngiti sa mga labi. Ako ang human seatbelt mo. Kapag nagpreno, baka tumalsik ka sa unahan. Hindi mo pa naman abot ang kapitan. Mahina niyang kinurot ang braso ng boyfriend niya. Anong sabi mo? Porke maliit ako, ganyan ka talaga sa akin. Abot ko naman na. Saka anong seatbelt? Jeep to. Love, baka nakakalimutan mo. Mahina itong tumawa sa kanyang tenga. Kaya nga ako muna. Ako muna ang magiging seatbelt mo hanggang hindi pa ako nakakabili ng sasakyan. Kapag pareho na tayong professional at nakaipon, magpapakasal na tayo ah. Napangiti si Lorena sa sinabi ni Kerwin. Sa kanilang dalawa, mas marami talagang plano ang binata para sa kanilang relasyon. Hindi niya pa kasi masyadong iniisip yon, pero masaya siya sa mga ideya ni Kerwin. Ang alam niya, may balak itong ituloy ang pag-aaral para maging doktor. Yon ang gusto mismo ni Kerwin at ng mga magulang para sa binata. Si Lorena naman, hanggang nurse na lang muna, hindi na rin kasi talaga siya kayang pag-aralin ng kanyang mga magulang. Kaya ang goal ni Lorena pagka-graduate, ipasa ang board exam at maghanap agad ng trabaho. Parang ang saya nun ano,
Ikaw ang magiging nurse, tapos ako magiging doktor. Pareho tayo ng ospital na papasukan. Diba? Iyan si Nurse Santiago, wife ni Dr. Santiago. Saad pa ni Kerwin. Humalakhak naman si Lorena. Ang layo na naman ang inaabot ng pagdi-daydream mo. Hindi mo pa nga sure kung tayo hanggang dulo. Sure ka ba talagang ako ang gusto mong maging asawa? Kumunot naman ang noon nito. Kulang na nga lang. Isulat ko sa dulo ng pangalan mong apelyido ko. Hindi pa ba ako magiging sigurado sa'yo? Alam kong marami pa tayong goals sa buhay. At ako, matagal pa bago maging ganap na doktor. Pero huwag ka mag-alala. Maging doktor man ako hindi, pakakasalan pa rin kita. Siguro, mga 4 na taon muna. Magtrabaho ka muna at mag-aaral naman ako. And then, after 4 years, magpakasal na tayo. Kahit gusto kong agad tayong magpakasal, ayoko namang maramdaman mo na parang tinatali agad kita. Gusto ko, makalipad ka pa rin ng mataas para sa mga bagay na gusto mong gawin para sa sarili mo. Sumandal si Lorena sa balikat ni Kerwin. Sobrang swerte niya sa kanyang boyfriend. Pareho silang sigurado sa mga tatahakin nila sa buhay. Kaya hindi na talaga kaduda-duda na tumagal ang kanilang relasyon. Pumipili ka? May nagustuhan ka? Gulat na tanong ni Lorena kay Kerwin. Tumango naman ang kanyang nobyo at kinuha ang isang puting long sleeves na polo. Eto, medyo maganda pa. Hindi pa kupas ang kulay. Bagay ba sa akin? Tiningnan ni Lorena ang damit. Oo, bagay naman. Tingnan nga natin kung may mga damage. Nakakagulat ka. Hindi ko alam. Bumibili ka rin ng damit sa ukay-ukay. Ngumiti naman si Kerwin. Palaging may first time sa lahat ng bagay. Si Lorena na ang tumingin kung may damage ang damit. Mukhang wala naman. Napatingin siya kay Kerwin nang pumunta ito sa mga dress. Tiningnan ito isa-isa. Mukhang ipinipili na rin siya. Eto, bagay sa'yo, love. Feel ko maganda to kapag suot mo. Nakangiting sabi ni Kerwin. Napangiti naman siya at tinanggap iyon. Pareho nilang sinukat ang mga damit. Bagay talaga sa kanila pareho ang puting damit. Kaya nga kapag naka-white uniform sila, palaging ang linis tingnan. Pagkatapos mamili, binayaran na ni Lorena. Inunahan niya na nang makita niyang naglabas ng wallet si Kerwin. Nakipagtalo pa sa pagbabayad pero wala na rin itong nagawa. Halika na, punta na tayo sa paborito mong shop. Hinawakan ni Lorena ang kamay nito. Pero hinila naman siya pabalik ni Kerwin. Love, hindi na. May susuotin ako sa graduation day natin. Nagsalubong naman ang mga kilay niya. Ha? Meron na? Pinakita nito sa kanya ang plastic na galing sa ukay-ukay. Eto, ayos na to. Maganda na. Napasinghap naman siya. Ha? Hindi naman pwede yon. May pangbili ka naman, di ba? Ngumiti lang si Kerwin. Okay na nga tong galing sa ukay-ukay. Lalabhan na lang ng maayos at ipaplansya. Ayaw mong pumayag na ako ang magbabayad ng dress at sapatos mo sa shop na gusto ko. Kaya ganito na lang. Parehong galing sa ukay-ukay ang susuotin natin. Pero Kerwin, inakbayan siya ng binata. Huwag ka nang tumutol. Okay lang sa akin. Gusto ko sa parehong store tayo bibili. Huwag nang matigas ang ulo. Tiningnan niyang mabuti si Kerwin. Sobrang taas talaga ng respeto niya sa kanyang nobyo. Palagi nitong inaalala ang nararamdaman niya. Hindi nito hahayaang may makakalamang o may maiiwan sa kanilang dalawa. Kailangan palaging pantay o hindi kaya mas sobra ang binubuhos nitong effort para sa kanya. Ganoon siya kamahal ni Kerwin. Naging maganda ang mga lumipas na araw para sa kanila. Sabay silang nakagraduate, nag-exam, nakapasa at parehong naging nurse. Pareho rin ang ospital kung saan sila nagtatrabaho. Balak kasi nitong maging nurse muna ng 1 taon bago pumasok sa medical school. Kumain ka na? Tanong ni Kerwin sa kanya. Umiling si Lorena. Mamaya na, may rounds pa kami mamaya eh. Magkaiba kasi sila ng station. Sa 4th floor siya at sa 2nd floor naman ito. Minsan, hindi pa siya nakakapag-lunch. Kaya minsan, si Kerwin na ang nakakaalalang bilhan siya sa kantin sa ibaba. Eto na, kain ka mamaya. Nag-aalala lang sabi ni Kerwin. Tinanggap ni Lorena ang plastic. Kung makapagsabi ka sa akin, parang hindi ka rin nagpapalipas ng gutom. Sumilay naman ang ngiti sa mga labi ni Kerwin. Okay lang ako, kumakain naman ako. Ikaw, ayokong nangangayayat ka.
Ano't may boyfriend kang caring na tulad ko kung hindi kita alagaan? Napanguso naman siya. Puro talaga banat. Sige na, bumalik ka na sa station mo. Mahina namang humalakak si Kerwin at nagnakaw ng halik sa kanyang pisngi. I love you. Pinandilata naman agad ni Lorena ang kanyang boyfriend. Ano ka ba? Baka may ibang nurse na makakita. May CCTV pa. Inginuso ni Kerwin ang CCTV sa tapat nila. Si Ryan, sabi ng maintenance. At wala naman yung ibang nurse. Napairap si Lorena. Ewan ko sa'yo, Kerwin. Ang dami mo talagang kalokohan sa katawan. Akala ko ba kapag matalino, seryoso at tahimik lang? Bakit ikaw? Madaldal at makulit. Matamis ulit na ngumiti si Kerwin. Diyan nga kita, nasungkit, di ba? Mahina na lang siyang tumawa. Kahit sa trabaho, napakalandi nito. Hindi talaga mapigilan. I love you nga. Bulong pa ni Kerwin. Napailing si Lorena kahit nakangiti. I love you too. Namulsa naman ito at halatang satisfied na umalis. Muntik pang mahulog sa hagdan, kaya natawa na lang siya muli. Kahit medyo mahirap ang trabaho at nakakapagod, nababawi niya naman ang lakas niya dahil kay Kerwin. Pero darating talagang araw na susubukan ang katatagan ng kanilang relasyon. Ano po? Canada po? Tinatanong na po ni Tita kung kailan po ako susunod? Tanong ni Lorena sa kaniyang mama. Tumango naman ang kanyang ina. Abay oo, kaya nga pinilit ka namin kumuha ng nursing kahit mahal. Kasi nangako ang pinsan kong yon na tutulungan kang makapunta sa Canada. Hindi ba't nabanggit ko naman yan sa'yo noon pa? Ano ngayon at gulat na gulat ka? Hindi agad nakasagot si Lorena. Pasensya na po mama, nabigla lang. Ang tagal nyo na po kasing hindi ina-open sa akin yon. Akala ko po hindi na matutuloy. Sumubo ng pagkain ang kanyang mama. Akala ko nga rin, pero nang i-message ko nung isang araw, biglang sumagot. Tutulungan ka raw. Nurse na yun sa Canada pero dating caregiver. Kapag tinulungan kang makapunta ron, baka maging caregiver ka rin sa simula. Pero ayos na yun anak. Malaki naman ang kita. Kesa dito ka magiging nurse sa atin. Tingnan mo't isang taon kang nurse sa ospital na yan. Wala ka pa rin naiipundar. Lagi pang kulang. Hindi na lang sumagot si Lorena at nagpatuloy sa pagkain. Matagal na yung plano. Una pa lang at hindi pa niya pinapasok ang nursing, balak na siyang pasundin sa tita niyang nasa ibang bansa. Pero simula nang maging boyfriend niya si Kerwin, medyo nag-iba ang plano ni Lorena. Gayunpaman, hindi naman siya pwedeng maging makasarili. Hirap na ang mga magulang niya sa pagpapagamot sa sakit ni Angelica. Siya na nga ang nagpapaaral sa tatlo niya pang kapatid at alam niyang kulang na kulang pa. Natahimik ka, pansin ng mama ni Lorena. Iniisip mo ang boyfriend mo? Napakagatlabi naman siya. Opo. Kaya niyo yan. Uminom ito ng tubig. Uso na naman ang long-distance relationship. May cellphone at video calls na. Saka hindi ba't papasok pa sa medical school si Kerwin? Magiging busy yon, panigurado. Kaya ikaw, gamitin mo naman ang oras mo para magtrabaho sa Canada at makapag-ipon. Malay mo, mas gumanda ang buhay mo roon. Baka ibang lahi pa ang mapangasawa mo. Mama naman, reklamo agad ni Lorena. Tumawa naman ang kanyang ina. Oh, bakit? Baka lang naman anak, hindi mo masasabi ang tadhana at ang mangyayari. Saka masyado mong siniseryoso yan. Baka kapag naging doktor na yan si Kerwin, tae ka na lang din dyan. Lalo pat ayaw ka ng maarteng nanay nun. Napabuntong hininga si Lorena. Mama, mabait naman po si Tita Karen. Napangiwi naman ang kanyang ina. Oo, mabait. Pero kung may choice, ayaw ka niya para sa anak nun. Kung tumingin ba naman sa'yo halata na Lorena, sabihin mong hindi. Ano? Alam kong ramdam mo rin na medyo ayaw sa'yo ng mama ng boyfriend mo. Hindi nga lang siguro talaga makapalag dahil talagang seryoso sa'yo si Kerwin at suportado nga rin ng papa ni Kerwin ang relasyon ninyo. Halata naman kasing dala si Karen ng asawa niya. Tumahimik na lamang si Lorena. Hindi naman siya manhid para hindi maramdaman. Ayaw sa kanya ng mama ni Kerwin. Hindi lang pinapahalata nito para hindi magkaroon ng hinanakit si Kerwin. Hindi niya na rin naman pinapaalam sa kanyang nobyo dahil wala rin namang ginawa si Karen para paghiwalayin sila. Pinakitunguhan din naman si Lorena ng maayos kahit papaano.
May bala kang magpunta ng Canada? Gulat na tanong ni Kerwin habang nasa likod sila ng ospital at umiinom ng gatas. Sumandal sa railing si Lorena. Oo, hina na kasi talaga nakita rito sa Pinas. Hindi na sapat. May kukuha sa akin yung tita ko. Pero matagal pa naman. Matagal pang ipaprocess yon. Sandaling hindi nakapagsalita si Kerwin. Wala sa plano natin yan. Lumingon si Lorena sa binata. Sorry, hindi ko sinabi sa'yo. Bago pa maging tayo, plano na talaga yon. Kaya nga rin ako pinayagan ni Mama kumuha ng nursing kasi yung tita ko, nurse sa ibang bansa. Kaso heto nga at nakontak ulit ni Mama at nangakong tutulungan ako. Napalunok naman ang kanyang boyfriend. Hindi ka naman magiging nurse pagpunta mo ron. Hindi ka naman doon nag-aral. Alam ko, saad ni Lorena. Magiging caregiver kaso money over passion muna, Kerwin. Kailangan ako ng pamilya ko ngayon. Hindi pa talaga kaya. Tahimik na humigop ng gata si Lorena. Hindi na nakapagsalita muli si Kerwin. Natulala na lang ito sa suot na sapatos. Kaya nagulat na lang siya nang ipulupot ng binata ang mga braso sa bewang niya. Love, hindi ko kayang long distance relationship. Pwede bang dito ka na lang? Huwag ka nang mag-abroad. Ungot ni Kerwin. Mabuti na lang at gabi na. Wala na masyadong tao sa paligid nila. Napabuntong hininga si Lorena at hinaplos ang braso nito. Hindi ko rin naman kaya pero kakayanin ko. Wala kaming pera. Kailangan kong gawin yon para sa mga kapatid ko. Saad ni Lorena. Maayos na tumayo si Kerwin. Pera lang. Kapag naging doktor ako, bibigyan kita niyan. Tutulungan natin ang pamilya mo. Ihintayin mo lang. Mahina siyang tumawa. Alam mong ayoko ng ganyan, Kerwin. Hindi mo responsibilidad ang pamilya ko. Kaya kong gumawa ng sarili kong pera. Kung iaako mo rin ang perang mayroon ka ngayon, please, huwag mo nang subukan. Hindi ko tatanggapin yan. Mag-aaway lang tayo. Dumaan ang sakit sa mga mata ni Kerwin. Iiwan mo ba ako? Hinaplos niya ang mukha nito. Hindi naman ganun, love. Mag-a-abroad lang ako. Saka matagal pang mapaprocess yon. Isa pa sa mga panahong yon, nasa medical school ka na at nag-aaral. Magiging busy ka. Magiging busy din ako. Kaunti na lang ang time natin sa isa't isa, kaya parang long distance relationship na rin yon. Umiling si Kerwin. Hindi ako mawawala ng oras sa'yo. Girlfriend kita at kahit gano'n man ako maging busy, maghahanap pa rin ako ng time para sa'yo, Lorena. Kaya yung sinasabi mo, hindi ko kaya. Hindi ko kayang malayo sa'yo. Tiningnan niyang mabuti si Kerwin. Seryoso talaga ito sa mga sinasabi. Hindi lang siguro ito sanay dahil hindi pa naman sila nagkakalayo ng ganoon kahit isang beses. Kahit si Lorena, hindi sanay at baka iyakan niya pa. Kaso kailangan niyang piliin muna kung ano ang mas makakabuti para sa pamilya niya. Pero kapag sure na napupunta ako sa Canada, pupunta pa rin ako. Hindi ako sanay malayo sa'yo pero kakayanin ko kaya sana makaya mo rin, Kerwin. Halos nagsusumamo niya ng sabi. Hindi na ito muling sumagot pero alam din naman niya na wala na itong magagawa. Yon ang desisyon ni Lorena kaya alam niyang susuportahan siya ni Kerwin. Habang ginagawa ang trabaho bilang nurse, inaasikaso na rin ang pag-aabroad niya. Medyo matagal din pala ang process kahit may kukuha naman sa kanya. Inabot din ng 2 taon bago maayos lahat at maging sigurado na ang kanyang pag-alis. Nandito na pala tayo, saad ni Lorena. Bumaba na siya ng sasakyan na ibinook ni Kerwin para sa kanilang 2. Nakatayo si Lorena sa mataong terminal ng airport. Ngayong nandoon na siya, mas nararamdaman niya ang kaba sa tatahaking landas. Nabawasan lang nang ipulupot ni Kerwin ang braso sa kanyang bewang. Tumingin siya kay Kerwin. May halong kalungkutan at determinasyon ang mukha ng binata. Kitang-kita ni Lorena ang mga emosyong umiikot sa madilim na mga mata nito habang pilit tinatakpan ang pagkabigo sa isang ngiti. Huwag kang magpanggap na okay ka, Kerwin. Alam kong malungkot ka sa pag-alis ko. Marahan niyang sabi. Sigurado ka bang kailangan mong pumunta? Tanong ni Kerwin. Mahina at seryoso ang boses. Halika na, love.
Huwag na lang. Balik na tayo. Dito ka na lang. Humakbang papalapit si Lorena. Kailangan kong gawin to, Kerwin. Napag-usapan na natin to. Love, ang pagkakataong ito sa Canada. Mahalaga to para sa aking career. Alam mo yon? Alam ko, pero ang akin lang, ayokong mawala ka. Pag-amin ni Kerwin. Paano kung masyadong mahirap? Paano kung makahanap ka ng iba? Baka ipagpalit mo ko kapag may nakita kang gwapong Canadian doon. Akala mo ba nakakalimutan ko na? Ideal guy mo ang maputi pero moreno ako. Mabuti at maganda ang katawan ko kaya napasakin ka pa rin. Hindi napigilan ni Lorena ang matawa. Ang kulit talaga. Ideal guy ko nga pero sa'yo ko tumagal. 7 taon na ikaw ang boyfriend ko. Magdududa ka pa ba? Ang tagal na natin oh. Magpakasal na kaya tayo. Seryosong saad ni Kerwin. Para hindi ako matakot na mawala ka pa sa akin. Inabot ni Kerwin ang kanyang mga daliri. Hinimas ang kanyang braso. Hinayaan ni Lorena dahil alam niyang mamimiss nila ang isa't isa. Kaya nga hinayaan niya ang binata ang maghatid sa kanya kesa ang mga magulang. Gusto nila parehong magkaroon muna ng oras sa isa't isa. Hindi ako mawawala sa'yo. Nandito pa rin ako kasama ka. Hinawakan niya ang dibdib nito. At naniniwala ako sa ating dalawa. Magagawa natin to. Love, kaya nating dalawa. Umiwas ng tingin si Kerwin. Para kasing hindi sigurado. Parang mahihirapan lang ako sa medical school habang iniisip kong nasa malayo ka. Babalik naman ako, Kerwin. Love, pangako. At habang nasa Canada ako, magpo-focus ko sa pag-aaral mo gaya ng pag-focus ko sa career ko doon. Napangiti siya at marahang pinatingin ang binata sa kanya. Mag-uusap tayo araw-araw. Mga video call, chat, palagi akong sasagot kapag walang work para nandyan lang ako kasama mo. Napakagatlabi si Kerwin. Kulang na kulang pa sa akin yun. Nahihirapan ako agad. Ang dami kong iniisip. Paano kung maghiwalay tayo? Humakbang papalapit si Lorena. Halos magkadikit na ang kanilang mga katawan. Hindi natin gagawin yan. Hindi tayo maghihiwalay. Natatakot ka lang kaya marami kang naiisip. Naniniwala ako sa relasyon nating dalawa. Magtiwala ka lang sa akin. Huminga ng malalim si Kerwin at hinanap ng mga mata niya. Naniniwala naman ako sa'yo palagi. Ako lang ang nahihirapan. Ang hirap malayo sa'yo. Simula nang maging tayo. Alam mo namang sa'yo ko na binuhos lahat. Panganay si Kerwin. Isa lang ang kapatid nito at malayo pa ang agwat. Kaunti lang din ang kaibigan. Kaya nang maging sila, hindi lang siya naging girlfriend nito. Naging kaibigan, kapatid at nanay siya nito. Lahat ng alagang kaya nitong ibigay, ibinibigay agad. Hindi naman lugi si Lorena dahil ganun din si Kerwin sa kanya. Tila umikot ang mundo nila sa isa't isa. Inabot ni Lorena ang kamay ni Kerwin na agad naman itong dinala sa mukha at idinampi sa pisngi. Babalik ako, Kerwin. Ilang taon lang naman, gaya ng sabi mo, kapag naging doktor ka na, saktong babalik ako. Hindi ako magstay for good doon gaya ng kinakatakot mo. Isa pa yon sa inuungot sa kanya ni Kerwin. Baka masiyahan siyang manirahan sa ibang bansa at ayawan niya na ang pagbalik. Maganda naman nga talaga ang pagtira sa Canada pero nasa Pilipinas ang pamilya niya at ang boyfriend niya na ubod ng lambing at kulit. Niyakap siya ni Kerwin. Wala sanang magbago. Tumango si Lorena. May magbabago pero ang relasyon natin walang magbabago. Kerwin, minamahal pa rin kita kahit nasa ibang bansa na ako. Napabuntong hininga si Kerwin. Okay, susubukan kong mag-focus sa medical school pero ipangako mo lang na mananatili kang mag-iingat doon ha. Mahal na mahal kita. Oo naman, pangako at ikaw din. Lumapit si Lorena. Halos magkadikit ang kanilang mga noo. Malapit na siyang umalis. Hinawakan niya ang shirt ni Kerwin. Hinila ito para sa isang huling halik. Ibinuhos niya ang lahat sa sandaling yon. Ang pagmamahal, ang katiyakan at ang pangako ng pagbabalik. Sa paglayo nila, huminga ng malalim si Lorena. Mahal kita, Kerwin. Mahal din kita, Lorena. Palagi. Sa huling pagpisil ng kanyang kamay, tumalikod si Lorena at naglakad papalayo.
parang hindi kakayanin ang distansya. Ngunit pinanghawakan niya ang paniniwala na ang pag-ibig ay maaaring tulay sa anumang puwang o layo sa isa't isa. Napakaganda mo naman pala, pamangkin ko! Malakas na sabi ng Tita Rita niya pagkarating sa Canada. Nahihiya naman siyang umiti. Thank you po, Tita Rita. Marami akong kilalang nurse na kasing edad mo lang. Mga ibang lahi, irereto kita. Single ka ba? Marami akong kilalang nurse na kasing edad mo lang. Mga ibang lahi, irereto kita. Single ka ba? Excited pang tanong nito. Umiling agad si Lorena. Ah, hindi po, may boyfriend po akong naiwan sa Pinas. Napangiwi naman ito. Ay, ganon? Sayang naman. O sige, halika na. Kumain na muna tayo, baka gutom ka na. Hindi pa naman ako nasasarapan sa mga pagkain sa eroplano, baka ikaw rin. Mahina na lamang tumawa si Lorena. Sumakay sila sa taxi. Mukhang sanay na talaga ang kanyang tita sa lugar na yon. Napatingin siya sa labas ng bintana. Pinili niyang maging OFW at mukhang swerte naman siya. May tita na aalalay sa kanya. Hindi katulad ng iba na malakas talaga ang loob na sumabak kahit TNT pa. Kung mag-isa lang si Lorena, duda siya kung kakayanin niya yon. May mga pagkakataon kasi na mahina ang kanyang loob. Pero simula nang pumasok siya sa medical field, lumakas ang loob niya. Nilabanan niya ang kanyang mga takot. Caregiver ang magiging trabaho mo rito. Alam mo naman siguro yon. Magkaibang trabaho ng nurse at caregiver. Saad ng kanyang tita habang kumakain. Tumango naman si Lorena. Opo, alam ko po tita. Kumagat ito sa tinapay. Kasi ganyan ako dati, nurse sa Pilipinas, tapos pagdating dito, caregiver. Yung iba nga na mga doktor ko nakasabayan, caregivers din ang bagsak. Pero nag-aral ulit, kaya yung iba, doktor na rin. Pwede ka rin naman maging nurse dito sa Canada. Kung gusto mo talagang upgraded ang trabaho mo, ipa-assess mo ang nursing education mo. May organization dito na titingnan ang credentials mo kung kayang i-meet ang Canadian standards. At kailangan mo rin ipasang licensure exam dito for registered nurse. At marami pang pagdaraanan. Kaya mo naman yon. Matalino ka, diba? Tumango naman si Lorena. Gusto ko rin po sana yan, kaya lang need pa ng maraming preparations. Hindi naman nga rin po ganun kadali. Saka mas goal ko po ngayon ang kumita agad. Dahil marami nga po akong sinusuportahang kapatid. Siguro kapag medyo okay na po at medyo nakakaluwag-luwag na, saka ko po iisipin yan. Gusto niya nga rin magdoktor katulad ni Kerwin, pero dahil hindi na kaya, nakontento na lang siya sa pagiging nurse. Ngayong nasa ibang bansa siya at goal na lang ang kumita ng pera agad, pipiliin niyang maging caregiver. Here's your breakfast, Mrs. Harrison. Saad ni Lorena at pumasok sa silid, dala ang food tray ng pasyente. Not about time you got here! Galit na bulalas ni Mrs. Harrison. I thought you'd forgotten me. Good morning, Mrs. Harrison! Sagot ni Lorena at pilit nang umiti. I wouldn't forget you, of course. It's time for your breakfast. Habang hinahanda niya ang mga kakainin ni Mrs. Harrison, hindi maiwasang isipin ni Lorena kung gaano kaiba ang role niya roon kumpara sa mga araw niya bilang nurse sa Pilipinas. I'll help you getting up, Mrs. Harrison. Just hold on. Tinapos niya muna ang pag-aayos ng pagkain nito bago tulungang makatayo. Ayaw ng matanda sa kama kumakain, kaya inaalalayan niya papapunta sa sofa. Sa Pinas, ang kanyang mga responsibilidad ay nakasentro lamang sa pagbibigay ng mga gamot, pagkuha ng mga vitals, at pagsasagawa ng mga medical procedures. Hectic, pero alam niya kung hanggang saan lang ang limitasyon ng kanyang trabaho. Pero sa ibang bansa, kasama na ang kaunting linis, pag-attend sa pasyente kung may personal na kailangan, pagbantay sa pasyente kung iniinom ba nito ang gamot sa tamang oras, nagpapaligo, nagpapalit ng diaper, nagpapakain. Bonus pa ang mga pasaway, naninigaw at mga dinadagukan siya sa likod. Ang kanyang trabaho ay nangangailangan ng ibang uri ng koneksyon sa pasyente. Isa na hindi lamang pisikal na pangangalaga, kundi emosyonal na suporta din. I don't like the food. The food you prepared for me was tasteless. Masungit na sabi ni Mrs. Harrison. Napalunok si Lorena.
Mrs. Harrison, I guess you forgot what the doctor told you. It is important that your food is tasteless so that your condition will not be severe. Hindi na nagsalita si Mrs. Harrison at sumubo na lang ng pagkain. Napangiti naman siya. Masungit at minsan nananakit, pero mabait naman ito at sumusunod sa mga sinasabi niya. Iniintindi niyang tumatanda na lang talaga kaya ganoon. Nang matapos niya ang kanyang mga gawain, tumunog ang kanyang cellphone. Break time niya na naman kaya sinagot niya na yon. Love, nakangiting sabi ni Lorena. Napabuntong hininga si Kerwin. Sa wakas, sinagot mo rin. Sorry, marami lang trabaho. Bakit napatawag ka? Nag-aaral ka ngayon? Sunod-sunod na tanong ni Lorena. Sumagot naman agad ito. Oo, pero walang pumasok sa utak ko. Kasi hindi ka sumasagot sa mga chat at tawag ko. Namili na siya ng pagkain sa kantin. Pasensya na, busy lang talaga. Sige na, aral ka na ulit. Ang hirap. Garal-galang boses na sabi ni Kerwin. Ang hirap malayo sa'yo. Eh, hindi ko kaya, Lorena. Napakagatlabi naman siya. Kaya mo yan, love. Hindi na nagiging madalas ang kanilang pagtawag sa isa't isa. Pareho silang busy at hindi magtama ang schedule. Kung mag-usap man, saglit na saglit lang. Pareho silang nakabaon sa kani-kanilang mundo. Si Kerwin sa medical school at siya naman sa caregiving. Hindi ako makapag-isip ng maayos kapag wala ka. Lagi akong natutulala. Naghihintay ng chat o tawag mo. Kahit sa mga exam, hindi ako makapag-focus. Nahihirapan ako. Pwede bang umuwi ka na lang? Halos nagmamakaawang sabi ni Kerwin. Napabuntong hininga si Lorena. Alam mo namang hindi pwede. Bigla na lang niyang narinig ang mga hikbi ni Kerwin. Kailangan kita. Bagsak ako sa mga exams tapos wala na si Papa. Sandali siyang natigilan. Lumabas muna siya ng nursing home para makausap ito. Binuksan niya ang video call at doon niya nakita ang kanyang boyfriend. Halatang stress na ito, namamayat at namumugto ang mga mata. Love, naiiyak niya rin na usal. Ano nangyari? Kagabi lang, tumulo ang mga luha ni Kerwin. Inatake si Papa, nasa ambulansya pa lang, wala na siya. Sobrang hirap. Mahal ko yun eh. Pinunasan ni Lorena ang mga luha. Oo, sige lang love. Umiyak ka lang. Gagaan din ang pakiramdam mo. Tuluyan na itong humagulgol. Kilala niya ang kanyang boyfriend. Hindi ito iyaking tao. Ayaw nitong ipakita sa mga magulang o kahit sa mga kaibigan nila na mahina ito. Sa kanya lang talaga ito nakakapaglabas ng sama ng loob. Kaya batid niyang nahihirapan ito, lalo na't magkalayo sila. Gustong gusto niya itong yakapin at i-comfort pero wala naman siyang magawa. Sa mga sumunod na buwan, dama niya pa rin ang pagluluksa ni Kerwin. Nalaman niya rin na medyo nahirapan ito sa medical school. Lalo na at ang ama nito ang nagpa-finance sa pag-aaral nito. Halata niyang may problema pero hindi lang nito sinasabi. Kapag nakita mo ko, anong una mong gagawin, Lorena? Nakangiting tanong ni Kerwin. Mahinang tumawa si Lorena. Wala. Nawala agad ang ngiti ng boyfriend niya. Wala? Talaga? Hindi mo man lang ako yayakapin. Hahalikan. Hindi ka man lang sasaklang sa akin na parang unggoy o kaya hihilahin ako sa kama para mag... Pinatay niya agad ang tawag. Napatingin siya sa kanyang tita na nasa kusina. Nagluluto kasi ito dahil may darating daw na bago ring tenant. Wala pa naman siyang earphone. Nasa iisang apartment lang sila. Mukha namang open ito sa mayroon sa kanila ng kanyang boyfriend pero nakakahiya pa rin dahil tita niya ito. Tumunog ulit ang cellphone niya sa tawag. Tumayo na siya at pumasok sa loob ng silid. Pagkasagot ni Lorena, nasa mukha pa rin ni Kerwin ang pagtatampo. Hindi ka talaga sweet sa akin, pinatayan mo pa ako. Sabi ni Kerwin. Mahina siyang tumawa. Sorry, mga sinasabi mo kasi. Malapit lang si tita sa tabi ko. Saka saglit, nasan ka ba? Bakit zoom na zoom sa mukha mo ang camera? Love, kita ko ng utak mo sa butas ng ilong mo. Kanina pa yan.
Nakita niya naman ang malawak nitong ngiti. Saglit lang, malapit na oh. Ayan, nandito na ako. Sakto namang tumunog ang doorbell. Lumabas agad si Lorena para buksan ang pinto. Busy ang kanyang tita sa pagluluto, kaya hindi nito mabubuksan iyon. Kaya lang, gulat ang bumaha sa kanya sa lalaking nasa harap niya. Love! Nakangiting tawag ni Kerwin. Namuo agad ang luha sa mga mata ni Lorena. Mabilis niya itong sinugod ng yakap. Halos bumiti na siya, kaya binuhat na siya ni Kerwin. Oh, akala ko ba wala kang gagawin kapag nakita mo ko? Natatawang bulong ni Kerwin. Mahina niya itong hinampas sa balikat. Nakakainis ka! Namiss kita! Mahigpit itong yumakap sa kanya at pumasok na sa loob. Namiss din kita! Sobra! Nandito na ako! Hindi mo na ako mamimiss! Bigla niya namang narinig ang boses ng kanyang tita Rita. Kaya nung una, duda ako nang kinausap ako ni Kerwin. Iniisip ko kung papayag ba akong dito rin siya, pero mukhang kulang na lang ang kasal para mag-asawa na kayo. Pumayag na ako. Sige na, kumain na muna tayo. Pagkakain, hahayaan ko kayong mag-usap muna. Ibinaba na siya ni Kerwin. Tiningnan niyang mabuti ang binata. Wala siyang ideya kung bakit ito naroon. Mamaya niya na lang tatanungin. Ang mahalaga, muli niya itong nakasama at nakausap. Ano, magtatrabaho ka rito bilang caregiver? Gulat na tanong ni Lorena. Hinila siya ni Kerwin at pinaunan sa braso nito. Oo, ganda ng desisyon ko, no? Pareho na tayong caregiver. Sandali lang, naguguluhan niyang sabi. Hindi ba't gusto mong maging doktor? Nag-aaral ka pa sa medical school, di ba? Huwag mo sabihin sa akin na pinagpalit mong medical school para lang maging caregiver dito at samahan ako. Napabuntong hininga si Kerwin. Huwag mo nang isipin yon. Kerwin naman, nadidismayang sabi ni Lorena. Hinaplos nito ang mukha niya. Lorena, ano ka ba? Okay lang to. Oo, kaya pa, may magpapaaral pa sa akin kaso tito ko na lang at nahihiya na rin naman ako. Gusto ko na rin kumita agad ng pera katulad mo dahil ngayong wala na si Papa para sa akin. Kargo ko na rin sina Mama at ang kapatid ko. At okay lang na maging caregiver ako rito. Kasama naman kita. Okay na sa akin to. Kontento na ako, Lorena. Pero pangarap mo ang maging doktor. May magpapaaral naman pala sa'yo. Sana pinagpatuloy mo na lang. Nanghihinayang niyang sabi. Umiling si Kerwin. Hindi ko rin kakayanin. Aaksahin ko lang ang pera ng tito ko. Alam mo namang hindi ako makapag-focus kapag wala ka sa tabi ko. Palagi ako nag-iisip tungkol sa'yo. Kapag nasa tabi kita o kaya alam kong madali lang kitang mapupuntahan, saka lang ako nagiging kalmado at nagiging klaro ang pag-iisip. Kaya ngayong kasama na kita, mas okay ng pakiramdam ko. Tumulo ang luha ni Lorena. Pero sayang yon at pangarap mo yon. Please, huwag mong ipagpalit ang pangarap mo para lang makasama ako. Namungay ang mga mata ni Kerwin. Ikaw ang pinakamalaking pangarap ko, Lorena. Walang silbang ibang pangarap ko kung hindi kita maaabot. Naintindihan mo ba yon? Huwag kang mag-alala sa akin. Ilang taon ko rin itong pinag-isipan at na-process. Ngayong nandito na tayo pareho, sabay nating haharapin ang lahat. Aabutin natin ang mga goal natin sa buhay. Isipin mo na lang na parang katulad to nung dati, nung mga estudyante pa lang tayo. Mahal na mahal kita kaya gusto ko. Bahagi ako ng mga pangarap mo at ganun ka rin sa akin. Gusto niyang maniwala at kumapit sa mga paniniwala ni Kerwin kapag sinasabi ng binata, parang sobrang dali ng lahat. Pero alam ni Lorena na hindi ganoon kadali ang mga bagay-bagay. Lalo na sa mga OFW na katulad nila. You want to see the garden, Mrs. Harrison? Tanong ni Lorena. Tumango lang naman ang matanda. Medyo good mood ang pasyente niya ngayon kahit pagising sa umaga, wala rin itong reklamo. Napatingin siya sa pasyenteng gumagamit ng walker. Sa tabi nito, si Kerwin na caregiver ang naka-assign. Nagkatinginan silang dalawa saglit. Hinangaan niya ang dedikasyon nito, pero nag-aalala pa rin siya. Come on, faster! Malakas na sigaw ng matandang lalaki rito. Kaso huli na, naihina talaga sa pajama ang matandang lalaki. Kung tutuusin, walang kasalanan si Kerwin, pero dahil iba rin ang ugali ng pasyente, nasaktan pa ang kanyang nobyo. Balisa ang pasyente ni Kerwin at alam niyang naiinis na ang binata.
pero sinusubukan pa rin maging kalmado. Nadurog ang puso ni Lorena habang pinagmamasdan ang paghampas ng pasyente kay Kerwin sa likod o kaya ay sa braso. Napapikit ang boyfriend niya. Gusto niyang hilahin si Kerwin para ipagtanggol, pero trabaho ang pinunta nila roon. Pinasok nito ang caregiving kahit alam niyang hindi ito sanay. Ano? Okay ka lang? Nag-aalala niyang tanong nang mag-break time na sila. Mabuti na lang at sabay sila. Tumangon naman si Kerwin at nag-inat. Oo naman, nakikita kita kaya paano hindi ako magiging okay? Napabuntong hininga si Lorena. Seryoso ako, sinaktan ka kanina ng pasyente. Alam ko namang hindi ka sanay sa mga ganoon. Huwag ka mag-alala, natatawang sabi ni Kerwin. Alam ko ang pinasok kong trabaho, kaya ko to. Ang iniisip ko nga lang, kung nararanasan ko, ibig sabihin, naranasan mo rin sa mga naunang taon mo rito. Oo, huminga ng malalim si Kerwin at niyakap siya. Ang tapang at ang lakas ng loob ng mahal ko. Hindi ito ang lalaking minahal niya. Isang doktor sa hinaharap ang nakikita niya para kay Kerwin. Isang taong may mga pangarap na lampas sa limitasyon ng facility kung nasaan sila. Habang lumalalim ang gabi at nang makauwi na sila, naramdaman ni Lorena ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Sa banyo siya tahimik na umiyak. Hindi siya umiyak ng ganoon nang ma-homesick siya. Mas nadudurog ang puso ni Lorena na makitang naghihirap si Kerwin. May choice naman ito pero dahil sa kanya, mas pinipili nito ang mahirap na landas para sa sarili. Umabot din ng isang taon na pareho silang caregiver ni Kerwin. Pareho silang pagod palagi. Minsan pa nga'y wala na silang time mag-usap ng matagal kahit magkasama naman. Akala ni Lorena magtutuloy-tuloy ang ganoong setup. Pero darating talaga ang pagkakataon, hindi talaga pwedeng umayon ang lahat sa kanilang relasyon. Mama, ilang beses ko nang sinabi. Ayoko nga, dito lang ako hanggang nandito si Lorena. Pakisabi kay Tito, salamat pero hindi ko po matatanggap sa ngayon ang pagpapaaral niya sa akin. Narinig niyang saad ni Kerwin habang kausap ang ina. Natigilan si Lorena. Mukhang pinipilit pa rin ng mama ni Kerwin ang pagdodoktor nito. Alam niyang gusto nito ang maging isang doktor pero sa narinig niya, mukhang siya ang pumipigil dito. At hindi niya na nagugustuhan yon. Kaya nang kinausap siya ng mama nito para lang mapilit si Kerwin, batid ni Lorena na may kailangan na siyang pakawalan. Lorena, I assume, alam mo kung bakit ako tumatawag? Seryoso ang sabi ni Karen. Yes po, tita. Sagot ni Lorena. Sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang tono. Tungkol po kay Kerwin. Oo, kasi hindi ko na alam kung ano gagawin ko sa anak ko. Tumanggi siyang bumalik sa Pilipinas para mag-aral ulit sa medical school. Hindi ko maisip kung paano niya nahahayaan na itapon ang kanyang kinabukasan ng ganito. Lahat ng desisyong ginagawa niya, iniimpluwensyahan mo. Dismayadong sabi ni Karen. Napalunok si Lorena. Hindi ko po siya iniimpluwensyahan. Gusto po ni Kerwin naman natili dito. Choice niya po ito. Ito po ang tingin niyang tama para sa kanya. Hindi ko po siya pinilit, tita. Tama para sa kanya? Tumaas ang boses ni Karen. Ang pananatili sa Canada bilang isang caregiver ay hindi ang future na nakikita ko para kay Kerwin. Lorena, ikaw ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang desisyon na to. Ikaw ang nakakagambala sa kanya mula sa tunay niyang mga pangarap. Sumakit ang puso ni Lorena sa akusasyon. Hindi po totoo yan. Gusto ko pong ituloy niyang pangarap niya pero hindi ko po hawak ang mga desisyon niya. At hindi ko po pwedeng diktahan kung saan siya masaya. Naniniwala naman si Lorena na masaya si Kerwin sa mga desisyon nito. Hindi naman gagawin ng binata kung hindi. Gayunpaman, para maging masaya, naiintindihan niya rin na may kailangang isakripisyo. Masaya? Sa palagay mo masaya siya sa ganyan lang? Hindi siya bagay sa ganyang trabaho. Dapat maging doktor siya at ikaw sa lahat ng tao, ikaw dapat ang natutulak sa kanya na bumalik. Naiinis na sabi ng mama ni Kerwin. Napalunok si Lorena. Ginawa ko naman po yan dati pero mas nanindigan po siya rito. Mahal ko po siya, Tita Karen. Gusto ko pong matupad niya ang mga gusto niya. Pero hindi ko rin po kayang diktahan ang mga desisyon ni Kerwin. Napailing ang ginang.
Kahit ano pang sabihin mo, naiimpluwensyahan mo siya at alam mo yon. Kung talagang nagmamalasakit ka sa kanya, hikayatin mo siyang kunin ang pagkakataon na to. Hindi nararapat ang anak ko dyan. Hindi siya bagay dyan sa mundo mo. Ginagawa mo siyang bilanggo sa relasyon ninyo. Umigting ang panga ni Lorena at pinipigilan ang mga luha. Hindi ko po siya ginagawang bilanggo sa relasyon namin. Sinusuportahan ko po siya, ano man ang piliin niya. Pero siya lang din naman po ang magdedesisyon para sa sarili niya at hindi po ako. Napailing si Karen. Nakadepende ang mga desisyon ni Kerwin sa'yo. Dapat gusto mo ng mas maganda para sa kanya. Kung talagang mahal mo ang anak ko, dapat mong hayaan siyang umuwi dito kung saan siya pwedeng magtagumpay. Ikaw dapat ang magsabi sa kanya na kailangan na niyang umalis. Tulungan mo siyang makitang isinakripisyo niya ang kanyang kinabukasan para sa isang relasyong hindi naman magtatagal. Naikuyom ni Lorena ang mga kamay. Umiwas siya sa kamera nang tumulo ang kanyang mga luha. Matagal niya na namang alam na ayaw talaga sa kanya ni Karen para kay Kerwin. At sa mga sandaling yon, mas lalong napatunayan ni Lorena. Parang sinabi na rin ito na makipaghiwalay na siya. Yun lang ang magiging solusyon para tigilan na ni Kerwin ang kahibangang makasama siya palagi. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa hangin. Siguro tama ka po. Siguro po hindi po ako bagay sa kanya. Hindi ko sinasadyang maging hadlang sa mga bagay na pwede niya pa pong maabot. Pasensya na. Huwag na po kayong mag-alala. Kakausapin ko agad si Kerwin. Yan. Suportahan mo siya sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya patungo sa kanyang tunay na kinabukasan. Wika ni Karen. Nang matapos ang tawag, tuluyang humikbi si Lorena. Hindi niya kayang malayo ulit kay Kerwin pero kailangan niyang gawin. Minamahal niya ng gusto si Kerwin ngunit natatakot siya na baka ang pag-ibig nilang dalawa pabagsakin lang silang pareho. Baka akayin lang sila na isakripisyo ang kanilang mga sariling pangarap. Pareho silang distracted sa isa't isa habang nilalabanan ang kanilang relasyon. Kung pababalikin sa Pilipinas at ganun pa rin ang asta ni Kerwin, magiging masamang impluwensya na naman siya. Hindi nito kakayanin ang long-distance relationship, kaya dapat nga sigurong pakawalan niya na ang binata. Sa ganoong paraan, hindi magugulo ang isip ni Kerwin tungkol sa kanya at mas makakapag-focus sa medical school. Kaya buo na ang desisyon ni Lorena. Makikipaghiwalay na siya kay Kerwin. Love, parang ang lalim ng iniisip mo. Bulong ni Kerwin at naglalambing na yumakap sa kanya. Napapikit si Lorena. Ninanamnam ang yakap ng binata. Baka yun na ang maging huli. Kerwin, kailangan nating mag-usap? Sabi ni Lorena at humarap dito. Seryoso natin ah. Anong problema? Tanong ni Kerwin, bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Sa tingin ko, kailangan mong bumalik sa Pilipinas at ipagpatuloy ang pag-aaral mo sa medical school, sabi ni Lorena. Napakurap si Kerwin at saglit na natigilan. Lorena, ayokong bumalik. Masaya ako dito bilang caregiver. Ang mahalaga magkasama tayo. Napag-usapan na natin yan, di ba? Masaya? Mataas ang boses na wika ni Lorena. Sa tingin mo, sapat ng pagiging caregiver? Kaunti na lang. Sinuko mo pa para iwaksi ang mga pangarap mo. Namungay ang mga mata ni Kerwin at hinawakan ang braso niya. Pero umiwas agad siya. Love, huwag kang sumigaw. Hindi tayo mag-aaway dahil dito. Promise, ayos lang. Okay lang ako rito. Hindi ko naman... Ayoko! Ako ang hindi okay dito. Namumuo ang mga luha ni Lorena. Tinatapon mo ang pangarap mo dahil lang gusto mo akong makasama rito. Tumigas ang ekspresyon ni Kerwin. Wala akong itinatapon. Nakapili na ako at yun na yung makasama ka, Lorena. Ano bang gusto mong gawin ko? Umuwi? At ano, mababaliw na naman kakaisip kung anong nangyayari sa'yo rito? Alam mong hindi ko kayang long-distance relationship. Kapag sinabi ko manatili ka na lang, hindi mo naman gagawin, di ba? Kaya ako na lang ang mag-a-adjust para sa'yo. Mas kampante ako nandito ako. Nakikita ka. Nakakasama ka. Ginulo niya ang kanyang buhok. Nahihirapan siyang pilitin si Kerwin. Niyakap siya ng binata. Sinubsob nito ang bibig sa kanyang tenga. Huwag mo na akong piliting umuwi.
Gusto ko rito. Gusto kong kasama ka. Huwag na nating pag-awayan to, Lorena. Nagsusumamong saad ni Kerwin. Tinulak niya ang binata. Hindi. Gumagawa ka ng dahilan. Ginagamit mo ako bilang dahilan para iwasang bumalik at harapin ang kinabukasan mo. Dahilan? Bakit? Anong mali kung ikaw ang dahilan ko? Ginagawa ko to kasi mahal na mahal kita, Lorena. Dito ako masaya. Sa tingin mo, ang pagtulak sa akin palayo mas makakabuti para sa akin. May halong galit at sakit ang boses ni Kerwin. Oo! Sigaw ni Lorena pabalik. Hindi na tama to, na mas pipiliin mong maging caregiver gayong may choice ka naman maging isang doktor. Kung ako ang nasa posisyon mo, hindi ko pipiliin ang buhay na to. Mas pipiliin ko ang pangarap ko at hindi kita pipiliin. Bakas ang sakit sa mukha ni Kerwin. Alam ni Lorena na nasaktan ito sa kanyang mga salita. Tunog makasarili, lalo at wala itong ibang ginawa kundi ang piliin siya. Sumabay sa agos ng buhay, kasama siya. Kerwin, hindi mo pangarap ang mga pangarap ko. Oo, nasa isang relasyon tayo pero mag-isa pa rin tayong bubuo ng mga pagkataon natin. Hindi pwedeng sabay. Hindi pwedeng umaabante ka na, aatras ka pa para lang makaagapay ako. Tumulo ang mga luha ni Kerwin. Bakit, Lorena? Hindi ba't ganun naman talaga sa isang relasyon? Umiling si Lorena. Hindi ganun sa isang relasyon. Kung babagsak ang isa dahil lang sa isa, hindi mabuti yon. Kung talagang mahal, dapat hinahayaang lumipad para sa mga pangarap. Hindi dapat pinipigilan para lang hindi mapag-iwanan ang hindi makasabay. Kailangan mong matupad ang mga pangarap mo nang wala ako. At ganun din ako. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Magkasama tayo, Kerwin. Sinasabi mo ba talaga to sa akin ngayon? Tanong ni Kerwin at halatang hindi makapaniwala. Sa tingin mo, hindi ko kayang maging masaya dito. Kahit caregiver lang, basta kasama ka, masaya at kontento ako. Ano bang hindi mo maintindihan doon? Eh ako, tinatanong mo ba ako kung okay lang sa akin? Kung masaya ba ako na nandito ka? Bulalas ni Lorena. Lumandas na naman ang luha sa mga mata ni Kerwin. Hindi ka masaya? Umiwas si Lorena ng tingin. Eh hindi. Hindi ako masaya na ganito ka dahil sa akin. Hindi ako pwedeng maging dahilan para makalimutan mo kung sino ka. Masamang impluwensya ako sa'yo at hindi ko maaaring hayaang magpatuloy pa to. Masamang impluwensya? Lorena, mahal kita. Hindi ka masamang impluwensya. Ikaw ang suporta ko. Ang pahinga ko sa lahat ng bagay. Ano bang sinasabi mo? Bawiin mo yan. Humakbang ito palapit at sinubukang hulihin ang kanyang paningin. Kung pinipigilan ka ng pag-ibig mo mula sa mga pangarap mo, hindi ko na to magagawa. Naramdaman ni Lorena ang pagtulo ng mga luha sa pisngi niya. Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Hiwalay? Nanginginig ang boses ni Kerwin. Gusto mo na lang akong bumalik sa Pilipinas, kaya mo sinasabi yan. Hindi, Kerwin. Basag ang boses na wika ni Lorena. Sinasabi ko na pagod na ako sa relasyon na to. Nasasakal ako sa pagsasama nating dalawa. Hindi na healthy. Hindi mo tutuparin ang pangarap mo dahil ang mahal mo ako at ayaw mong mawalay sa akin. Anong walang kwentang desisyon yan? Nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Hindi mo pwedeng tapusin ng ganito. Anong walang kwenta? Lorena, buhay ko to. Ano ba? Hindi na ako masaya. Narinig mo ba, Kerwin? Nasasakal ako sa relasyon na to. Pagsisinungaling ni Lorena, desperado niya itong itinulak palayo. Hindi ko kayang magpanggap na okay lang ako kahit hindi. Hindi na kita mahal. Nakakabingi ang sumunod na katahimikan. Sinaktan niya si Kerwin, bakas ang magkahalong takot at sakit sa mga mata ng binata. Hindi yan totoo. Bulong ni Kerwin sa nanginginig na boses. Sinasabi mo lang yan para umuwi ako. Totoo ang sinasabi ko, napapagod na ako sa'yo. Gusto mong palaging nakadikit sa akin, eh hindi na kita mahal. Naiinis na lang ako sa'yo. Giit pa ni Lorena at pinilit na maging mas nakakasakit ang mga salita. Tama na. Ayoko na, Kerwin. Lorena, please. Mahina ang boses nito. Halatang nanghihina na. Tama na. Huwag mong sabihin yan. Huwag mong gawin to. Tumalikod si Lorena. Hindi makayanan ang bigat ng titig nito.
Ayoko nang lokohin ang sarili ko. Umalis ka na. Magsimula ka ng mag-asikaso. Umuwi ka na sa Pilipinas. Hindi na kita kailangan dito. Naglakad siya patungo sa pinto. Kailangan niyang umalis muna at baka sumabog na naman siya. Tahimik siyang umiyak. Inaasahan niyang ang masakit na desisyon na yon ay magdadala kay Kerwin pabalik sa sarili. Mahalagang matupad ang pangarap ng binata kahit nang ibig sabihin ay ang isakripisyo ang kanilang pagmamahalan. Katulad ng gustong mangyari ni Lorena, bumalik na nga sa Pilipinas si Kerwin. Hiwalay na sila kaya wala na silang komunikasyon sa isa't isa. Nung una, hindi niya mapigilang i-stalk ito sa social media pero habang tumatagal, pinagbawalan ni Lorena ang sarili. Wala na siyang karapatan kay Kerwin, iniwan at sinaktan niya ang binata. Maayos na rin ito sa Pilipinas, hindi na mahihirapan ang dating nobyo katulad niya. Kaya itinuon na lang ni Lorena ang isip sa pagiging caregiver. Nakapagpundar naman ang negosyo sa Pilipinas ang kanyang ina, kaya hindi na masyadong mahirap sa gastos. Kaya naman, nakapag-aral siya at nakapag-take ng exam. Nakapasa naman siya sa Canadian Standards, kaya naging ganap na rin siyang nurse doon, katulad ng kanyang tita Rita. Mukhang madali, pero mahirap din ang kanyang mga pinagdaanan. 5 taon na ang lumipas, 31 years old na siya, registered nurse sa Canada at nagagawa na ang mga bagay na gusto. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin masabi ni Lorena sa sarili na siya ay isang successful. Anak, Lorena, mabuti at nakauwi ka na. Sinalubong siya ng yakap ng kanyang ina. Napangiti naman agad si Lorena. Masaya po akong makita kayo ulit. Kumusta po? Ang tanda niyo na po pero ang taas pa rin ang energy ninyo. Napanguso naman ang kanyang ina. Ikaw talaga. Siyempre may mga vitamins kasi saka daily exercise. Nakakahiya naman kung hindi kami malusog eh nurse ang anak namin. Mahina na lamang siyang tumawa. Niyakap din siya ng kanyang ama at mga kapatid. Masaya siyang nakabalik na siya. Gusto niya sanang manirahan na lang sa Canada pero umuungot ang kanyang mga magulang. Gusto ng mga ito na nasa Pilipinas na lang siya. Gusto niya sanang ang mga ito ang dalhin sa ibang bansa pero hindi kaya ng mga magulang niya ang lamig. Ang balak na lang ni Lorena, pag-aralan ang negosyo. Nagsusupply kasi sila ng mga soft drinks at beer sa mga tindahan, kainan at sa palengke. Yon ang napiling negosyo ng kanyang ina at hindi niya naman alam na lalago pala. May iba rin itong produkto, naging reseller. Kahit hindi na siya magtrabaho sa ibang bansa, sapat na sa negosyo pa lang nila. At lahat ng puhunan doon, katas ng pag-aabroad niya. Pinilit ko talagang palakihin ang negosyo, anak. Ayaw ko naman na habang buhay ka na nasa ibang bansa. Pinauwi na lang kita kasi hindi na namin talaga kaya ng tatay mong mamahala. Itong ang kapatid mo, nawiwindang na. 18 pa lang marunong na sa negosyo natin. Kaya lang mahirap din asahan at sakitin nga. Yung iba mo namang kapatid, walang pakialam sa negosyo kasi nga may sariling tinatahak na din. Sabi pa ng kanyang ina. Inakbayan ni Lorena ang kapatid. Kumusta Angelica? Minomonitor naman ang sakit mo, di ba? Wala ka namang nararamdamang kakaiba? Umiling agad ang dalaga. Wala naman ate, saka kapag may nararamdaman ako, umiinom na agad ako ng gamot at ako na mismo ang pumupunta sa ospital. Huwag ka mag-alala ate Lorena, alam ko na kung papaano alagaan ang sarili ko. Napangiti si Lorena. Mabuti naman at nagkaroon ng improvement ang kalusugan ni Angelica. Isa ito sa kanyang dahilan kung bakit niya piniling mag-abroad. Lahat ng kapatid niya, mahalaga sa kanya. Hinaplos ng mama niya ang kanyang mukha. Kailan ka ba mag-aasawa? Nanlaki ang mga mata ni Lorena. Mama talaga, wala ngang boyfriend, asawa agad. Successful ka na anak, siguradong maraming manliligaw sa'yo. Marami na ngang nagpapakita ng motibo sa kanya. Bago umuwi ng Pilipinas, nakachat niya ang dating kaklaseng si Nico na isa ng engineer. Kaya ngayong umuwi na siya, alam niyang sisimulan nito ang panliligaw. Tatanggihan niya na sana pero sinabi ni Nico na bigyan muna ito ng pagkakataong manligaw. Sa pag-uwi niya, marami ang bumisita. Isa na roon ang best friend niyang si Marcela. Natawa na lang siya nang mahigpit siya nitong yakapin. Nagulat pa nga siya at malaki na ang tiyan nito. Ano ka ba? Dahan-dahan Marcela! Baka mapano yung baby mo? Nag-aalala lang sabi ni Lorena. Napangiti naman ito. Oo nga pala, busog nga pala ako.
Na-excite lang naman ako. Ang tagal na nating hindi nagkita. Simula nang umuwing mag-isa dito si Kerwin, nawala na ako ng balita sa'yo. Natahimik naman agad si Lorena. Ilang taon na ang lumipas, pero mahal niya pa rin ang binata. Natatakot na siyang mabanggit ang pangalan ni Kerwin. Baka umiyak na naman siya. Kaya ngayong nabanggit na, hindi niya na mapigilang hindi makibalita. Kumusta na ba si Kerwin? Mahina niyang tanong. Ngumiti naman ng mapangasar si Marcela. Hasus, may isang hindi makalimot sa ex. Napairap naman siya. Tinatanong lang, hindi na makalimot. Siyempre, matagal na rin kasi since yung last kong balita tungkol sa kanya. Kaso, hindi niya mapaniwala ang kaibigan. Kung nakalimot ka na, bakit sa mga nagdaang taon wala ka pa rin bagong boyfriend at wala ka pang asawa hanggang ngayon? Ako, makakatatlo ng anak, ikaw naman, tigang na at hindi nadidiligan. Nanlaki ang mga mata ni Lorena. Napakabastos ng bibig mo talaga. Hindi ba pwedeng busy lang sa career? Ayoko na nga, wag mo nang sagutin. Pakialam ko ba kay Kerwin? Natawa naman si Marcela. Sige, sagutin ko na. Doktor ng totga mo. Lorena, specialist, cardiologist ang bebe Kerwin. Tipid siyang napangiti. Mabuti naman. Kung itatanong mo ang sa love life, wala akong masyadong alam eh, pero may mga naririnig ako. Magpapakasal na raw yata? Sabi pa ni Marcela. Kumunot ang noon ni Lorena. Kanino naman? Oy, curious ang best friend kong Balende. Sinundot pa ni Marcela ang kanyang tagiliran. Hindi ko alam eh, chismis lang naman yon. Pero alam mo na, hindi naman uusok ang chismis kung wala talaga, diba? Saka may babaeng palaging pumupunta sa kanila, doktor din, palagi rin nakikitang kasama ni Kerwin. Napabuntong hininga na lamang si Lorena. Parang tinutusok ang kanyang dibdib. Hangad niyang hindi niya ito makita pa. Baka magmukha lang siyang ewan sa harap ni Kerwin, lalo na at hindi pa siya nakaka-move on. Kaya lang, kapag tadhana na ang kumilos, sobrang hirap talagang pigilan. Oho, dinala po sa ospital? Bakit? Gulat na tanong ni Lorena. Nahimigan niya ang pag-aalala sa boses ng kanyang ina. Biglang sumakit ang batok at dibdib. Itong magaling mong papa kumain ng lechon na bigay ng kumpare. Yan at kailangang i-confine ngayon. Tigas ng ulo. Gustong kumain ng masarap. Ayaw namang magpatusok dito sa ospital. Sumakay sa sasakyan si Lorena. Talaga naman, kakasabi lang na bawal sa kanya ang lechon. Sige po at papunta na ako dyan. Bye na po muna. Nagmaneho na siya papunta sa ospital. Pagpasok niya sa silid ng ama, nakita niyang nagtatalo ang kanyang mga magulang. Napabuntong hininga na lang si Lorena. Nakatanggap din ng sermon mula sa kanya ang papa niya. Natigilan lang siya sa pumasok na doktor. Good morning, I'm Dr. Santiago. Ako po ang doktor ng pasyente. Formal na sabi ni Kerwin. Umiwas naman agad siya ng tingin. Napangiwi naman agad ang kanyang ina. Ang formal mo naman, Kerwin. Mama, dok ang itawag mo. Saway ni Lorena. Tumingin sa kanyang binata. It's okay, makakilala naman tayong lahat. Napalunok si Lorena. Nakinig na lang siya sa diagnosis at bili ni Kerwin sa papa niya. Halos hindi na siya makapag-isip ng maayos. Hindi niya ito mapigilang titigan. Mas lalo lang itong gumwapo at lumaki ang katawan. Bagay na bagay ditong maging isang doktor. Nang makaalis si Kerwin, doon pa lang siya nakahinga ng maluwag. Matagal ko nang nakakasalubong yung ex-boyfriend mo, anak. Simpleng bati lang sa akin pero nag-iba talagang aura. Parang nakakatakot ng lapitan. Saad ng kanyang ina. Napabuntong hininga si Lorena. Hayaan nyo na lang po. Baka professional lang po talaga siya sa trabaho. Saka wala na naman pong dahilan para makipagtawanan siya sa atin tulad ng dati. Hindi na po kami mama. Ako rin po ang nang-iwan sa kanya. Kaya okay lang po ang pakikitungo niya sa atin ngayon. Hindi na muling nagsalita ang kanyang ina. Natulala naman si Lorena sandali. Kahit naghiwalay sila, may mabuting na idulot naman iyon. Doktor na ang lalaking mahal niya. Kaya lang, nagulat si Lorena nang pagpunta sa parking lot. Nasa tapat ng sasakyan niya si Nico at may dalang mga bulaklak. Nico, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Lorena. Binisita kita sa office mo. Wala ka. May nagsabi sa akin sinugod sa ospital ang papa mo kaya dito ako nagpunta. Nang makita kong sasakyan mo, dito na lang ako nag-abang.
para nga pala sa'yo. Nakangiting saad ni Nico sabay abot ng bulaklak. Nakita niyang palapit sa parking lot si Kerwin habang tinatanggap niya ang mga bulaklak. Seryoso ang mukha nito kanina pero mas may emosyon na ngayon. Para bang naiinis, napapunta na sa galit ang nakabalandra sa mukha nito. Napasingha pa si Lorena nang pumunta si Kerwin sa katabing sasakyan. Binuksan nito ang pinto ng sasakyan nito pero hindi naman sumakay. Aayain sana kitang makipag-date kung pwede. Tanong ni Nico sa kanya. Hindi naramdaman ang masamang tingin ng isang lalaki. Medyo natawa siya at hindi alam ang isasagot. Hindi alam ni Nico na ex-boyfriend niya si Kerwin. Nagpunta kasi ito sa Singapore para doon mag-aral dahil kinuha na rin ng mga magulang. Sakalang bumalik sa Pilipinas nang magkaroon ng project. Kasi... Usal ni Lorena. Tumaas ang isang kilay ni Kerwin. Parang hinihintay ang kanyang sagot. Para bang kapag sumagot siya na ayaw ng binata, hihilahin siya at ipapasok sa sasakyan nito. Next time na lang siguro, Nico. Nasa ospital si Papa. Kapalitan ko si Mama sa pagbabantay. Sa wakas ay nasabi niya rito. Bahagyang tumamlay si Nico. Ganun ba? Sige, next time na lang. Hindi lang yun isang beses na nangyari. Para bang kahit saan magpunta si Lorena, palaging nasa paligid si Kerwin. Hindi niya alam kung sinasadya ba o talagang coincidence lang. Pustahan tayo, Lorena. Nagpapapansin sa'yo si Dr. Kerwin. Natatawang saad ni Marcela. Napairap naman siya. Ewan ko sa'yo, coincidence lang yon. Tumawa naman ng malakas ang kaibigan niya. Ano? Kahit hanggang pagbili ng manok dyan sa labas, coincidence pa rin? Huwag ako. Alam ko ng mga galawan ni Doc. Nung college tayo, ganyan din siya magpapansin sa'yo ah. Kunwari, walang pakialam pero inaalam yung whereabouts mo. Tapos, palalabasin na coincidence para kunwari, destiny kayo. Unti-unti na rin siyang natawa. Minsan, naiisip niya ngayon. Ganoon nga ang mga diskarte ni Kerwin noong college pa lang sila. At masasagot ang gumugulo sa utak niya isang umaga. Bakit ang daming bulaklak sa sala? Kanino galing? Kay Nico po? Tanong ni Lorena sa kanyang mama. Nanlaki naman ang mga mata nito at inginuso ang banyo. Sa ex-boyfriend mo, naibuga ni Lorena ang iniinom na tubig. Ano po? Para silang ewan na nagbubulungan. Hindi niya alam kung anong rason para bigyan siya ng mga bulaklak ni Kerwin. Para saan at ano ang meron. Maya-maya'y lumabas sa banyo si Kerwin. Mukhang masama ang timpla. Galing sa akin ang lahat ng yan. Peki siyang tumawa. Bakit ang dami? At bakit mo ko binigyan? Ano bang meron? Ang inaasahan ko, si Nico ang magbibigay kasi nanliligaw naman siya. Tumaas ang mga kilay ni Kerwin. Manliligaw ako. Kanino? Kay Mama? Biro pa ni Lorena. Agad naman siyang kinurot ng kanyang ina. Masamang tingin ang iginawad ni Kerwin. Manliligaw ako kasi iniwan ako ng babaeng mahal ko. Ayaw kong maghanap ng ibang girlfriend kasi siya lang ulit ang gusto kong maging girlfriend at maging asawa. Nagkatinginan ang kanyang mga kapatid. Namumula naman siya sa hiya. Hindi makapaniwala si Lorena na hindi pa rin nakalimot sa kanya si Kerwin kahit 5 taon na ang lumipas. Tumikhim si Angelica. Kuya Kerwin, di ba ikakasal ka na raw? Yung doktora na palagi mong kasama palagi, girlfriend mo yun, di ba? Kumunot ang noon ni Kerwin. Sino? Si Claire? Pinsan ko yun. Pediatrician siya. At alam niya sa sarili niya na sa pagkakataong yun, hindi niya na pahihirapan pa ang mga puso nila. Dahil sa panliligaw ni Kerwin sa kanya, sinagot niya itong muli. Nagkabalikan sila. Pero bago niya gawin yon, kinausap niya si Nico. Naiintindihan naman nito at hindi nagtanim ng sama ng loob. Naiintindihan ni Nico na malalim na ang pinagsamahan nila ni Kerwin kumpara sa kanila ni Nico na kinikilala pa lamang ang isa't isa. Nang maging sila, hiningi agad ni Kerwin ang kamay niya para sa kasal. Masyadong nagmamadali, pero kapag naiisip ni Lorena ang mga nasayang na taon, parang nasa perfect timing lamang ang lahat. Hinagod ng mama ni Kerwin ang likod niya. Pasensya ka na, hindi naman sa ayaw kita sa anak ko, Lorena. Siguro, naiinis lang ako na mas kaya mong paamuin ang anak ko, na kung gugustuhin mo, kaya mo siyang paikutin sa mga palad mo. Umiling naman si Lorena. Naiintindihan ko po,
Dumedepende po siya sa akin ng sobra at alam ko pong masama na rin po yun. Naiintindihan ko pong nag-aalala lang po kayo sa kinabukasan ni Kerwin, Tita Karen. Hinaplos nito ang mukha niya. Panatag ako na ikaw ang mapapangasawa ng anak ko. Sorry sa lahat ng mga nasabi ko. Tawagin mo na rin akong mama. Salamat po mama. Sa paglalakad ni Lorena sa altar, natanaw niya na ang umiiyak na si Kerwin. Batid niyang luha ng kagalakan iyon. Sobrang dami na nilang pinagdaanan, pero kahit ganun, hindi pa rin hinayaan ng Diyos na hindi sila maging masaya sa piling ng isa't isa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kung talagang mahal natin ang isang tao, palalayain natin sila para sa kanilang ikabubuti. Ang mahalin ng isang tao ay suportahan ang kanilang mga pangarap kahit na nangangahulugan iyon ng pagtalikod sa kanila. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.